guys, welcome back to my channel. Today's video is more of a skincare and makeup review. So kung iniintay mo sa videos ko or may Sentok videos, pwede ka mag-skip sa video na to and lipat ka na lang sa ibang content sa aking channel. But kung gusto mo makita yung i-review ko today na nakita nyo naman sa thumbnail, please keep on watching. So ngayon is nakikita nyo yung aking bare face, na totally bare face kasi nakakilay na ako. And then naglagay na ako ng Luxe Organix na soothing gel as my base or my primer. And syempre naka-lipstick ako dahil maputla si ate mo girl. So ang i-review natin ngayon are these two tinted sunscreen or skin tint na nabili ko sa Watson's, actually sa SM store. Ayan, but they are both available sa Watson's. Binili ko sila kasi medyo nagsasawa na ako and di na ako natutuwa sa performance ng aking bellow na, ano ba ang tawag doon? Basta yung bellow na tint, yung parang may skin adjusting eme. So gusto ko mag-try ng bago. Plus, kati-tiktok ko to. Ayan, nakakita ako ng dalawang products na to. So ngayon, ang ingay ng mga aso. So ngayon, sasamahan niyo ako sa ayaw at gusto niyo na mag-ayos ng aking sarili because as you can see, ayan, lahat ng imperfections ay nakikita ninyo. Tingnan naman ang aking itsura and very oily talaga yung face ko. Nakalagay ako itong soothing gel pero sa lahat ng partes nagsushine siya kasi nga oily skin po ako. So titingnan natin kung paano siya i-apply and then papakita ko sa inyo yung and then sasabihin ko sa inyo yung reaction or comments ko sa bawat items. So sa packaging muna, so nung nabili ko to, eto ganito na yung itsura niya. Meron lang siyang plastic na shrink wrap and then tinanggal ko na siya. And this one naman is naka-box, si Luxe Organix. So mas luxe siya kasi nga naka-box. Ayan, pero ayan ganito yung itsura nila pareho. So ang title, ang pangalan nila, so this one is Vice Cosmetics Skintint Blurrfection. And this one naman is Luxe Organix High Protection Perfecting UV Tint. So this one is a serum sunscreen. I don't know what is happening, pero nagpa-fluctuate yung light. But anyway, this one is serum sunscreen and this one is skin tint. But both of this, bakit ba yung nagme-message? But both of these are skin tints. So basically, they are sunscreen with slight coverage or slight tint. Ayan, ganyan yung itsura nila in terms of packaging. Okay, in terms of price naman, this one is $395 for 30 ml. And this one is $379 for 40, sabi ni ate mo girl doon. Ayun, basta sabi ni ate girl is this one is 40 ml. Hindi ko mahanap, pero ayun. And then, kita naman sa kanilang size na medyo mas malaki talaga to. And look at their packaging, sobrang cute nila both. Kasi this one is white and pink. Well, this one is parang skin or beige color plus pink also. Sobrang cute nila pareho. Ayun. So, ang claims nito is lightweight, smooth, and blurring. Well, this one naman, ang sabi niya, it prevents sunspot, age spots, and premature skin aging. Okay, so they are both made with skin-loving ingredients. One is macadamia oil, grapeseed oil, sunflower oil, and vitamin C. Well, this one, it has 2% niacinamide, hyaluronic acid, centella asiatica, and vitamin C. Parehas sila na parang multitasking. Like, nag-aak sila as skincare, as makeup, and as sunscreen. Ayan, so tingnan natin yung pinagkaiba nila kasi nga, hype sila sa TikTok. And gusto ko maki-hype. Gusto ko makiuso. But, ayun, actually, naghahanap naman din talaga ako. Ang hinahanap ko talaga ng una, ang type ko bilhin, is the Maybelline Skin Tint. Pero, nakita ko yung mga reviews niya, medyo makapal yung coverage niya. And as far as I want the coverage and parang the oil control, ay parang gusto ko naman mag-try ng something light for my face. So, sila muna yung dalawa. But if you want that review, ay pwede ko siya i-consider, just comment down below. Para sila nakalagay sa squeezy tube. So, ganyan yung itsura nila. Ang wish ko lang, medyo ano siya, yung parang pointy ng konti, like this one, para mas madali siya i-dispense. Parang mas malinis kasi siya i-dispense kapag ganito, yung parang
pointed yung dulo. But anyway, ganun yung kanilang itsura. So, packaging-wise, I love this. Mas maliit siya, though mas maunti yung laman niya. Ewan ko, parang mas sleek siya, mas magkakasya sa bag. I like this one na medyo makapal. Ganun. So, ayun. I am not a skincare expert, so hindi ako makakapagbigay ng masyadong input about sa benefits nila as skincare or sunscreen. But ang napansin ko lang, this one is higher SPF. It has SPF 50 PA plus. Tatlong plus. Well, this one, SPF 30 UVA UVB broad spectrum. So, eto mas mataas yung SPF niya and ayun, if you're going to use this as a sunscreen, so you might wanna take note of that. Ilalagay ko, ipapakita ko sa inyo yung kanilang texture or consistency. Ayan. Okay, so this is Vice Blurrfection. Ganyan yung itsura niya. Ayan. So this has skin tone. May color talaga siya because, oh, and this one is very runny. Look at that. Ayan. Tumutulo siya ng kusa. And napakarami ko nakuha. Wait lang. Yun yung sinasabi ko, parang mas messy kapag hindi, ano, hindi pointy. This one, ayan, ang dami ko nakuha. Super, super runny niya. I like this one na medyo thick yung kanyang consistency. So, yun. Anyway, pinagkaiba pala nila. Ito is may 6 shades available, yung kay Vice. And this one, it claims to be color adjusting. So, sabi daw niya is nag-a-adjust siya sa color or sa skin tone ng paglalagyan. So, ayun. Titingnan natin kung mag-a-adjust ba siya. Ganyan yung itsura ko. Yung bare face, na totally bare face, but bare skin. Ayan. So, unahin ko na siya ilagay kasi nga, nag-volunteer, charis. Tumulo na siya ng pusa. So, spread ko lang. Both of these, ilalagay ko lang sila gamit ang aking fingers kasi yun naman talaga yung pinanglalagay ko dun sa bell. I don't know kung medyo madami ang nilagay ko, but yeah. First time ko to gagamitin. So, ayan. Spread ko lang siya sa aking face. Sabi daw, kapag gagamitin nyo yung mga to as skincare or as your main sunscreen, kailangan nyo i-consider yung tamang amount ni sunscreen kasi nga para daw maging ano ka, ang tawag ito, protected ka talaga from the sun, is dapat daw two finger method, like dalawang puno. Pero kung meron ka namang sunscreen na, di ba, parang white sa akin or maputi sa akin, pero we will see kung mag-a-adjust siya. Ganyan. Wala akong ibang colored base or primer kasi nga ang ginamit ko lang is the soothing gel. And then yan yung kanyang kulay on my bare skin. Medyo maputi siya because as you can see, kanina wala namang masyadong hati sa aking face and sa leeg. Pero, because of this, nagkahati na siya. Ayan, ibe-blend ko lang siya, but texture-wise, it's very smooth, not totally smooth. Dahil nga siya irani, para siyang para siyang serum ilagay. Sa bagay, sabi naman daw niya is, siya ay sunscreen, serum sunscreen. Ganyan yung kanyang itsura. Napakabilis niya i-blend, guys. Like, para ka lang naglalagay ng moisturizer, pero maputi. Like, colored or tinted moisturizer. So, ganun yung kanyang itsura. Pero, as you can see, wala siya masyado nagawa in terms of coverage. Kasi, yung mga blemishes ko are still nagpipeek through. Pero, yung face ko is na-brighten. Like, look at that. And look at this. Okay, to be fair, ay maglalagay ako ng same amount. Same amount ba ito? Kasi nga medyo thick siya kesa doon sa isa. Okay, ayan ang aking kinuha. Iwa-wipes ko lang yung aking daliri para hindi sila maghalo. So, ayan. Mas marami akong blemishes sa side na to. I don't know. Okay, malamig sa face. Ito si Vice. Etong si Blurrfection is meron siyang 6 shades available.
And I got number 2. That's shade na freshness. Kasi nga, ayon dun sa nakita ko ng mga tester, feeling ko ito yung shade match ko. Ooh, look at that. O, diba? Yung face ko ay nagbabalat. Pasensya na. Alam nyo ba, nalilito na ako. Kung oily face pa ba ako or dry. Like, kapag tinignan nyo siya, nagsashine talaga yung face ko. So, obviously, I'm oily. Pero there are parts of my face that is already dry. I don't know if that's because I'm aging. Oh my God. Ay, ang galing. Look at that shade match. Parang kapag unang tingin, or I don't know, sa inyo, pero sa akin, dito sa salamin, parang ano, isang kulay lang yung gamit ko. Diba? Una ko siya nilagay, this one, but this one is slightly more tacky and not totally malagkit eh. Pero mas may ano siya, mas may dikit siya. Ayan o. Mas may dikit siya ng onte, unlike this one, na mas matte. So, yun lang napansin ko. Kasi, mas una ko to nilagay. So, I'm expecting na magsasettle siya ng mas mabilis. Dapat, nakaset na siya. Eto, ayan, parang less, di ba napansin nyo ba? Hindi, or ako lang. Mas nagre-reflect yung light here kesa dito. Ibig sabihin, mas basa or mas may lagkit onti ito. So, ito yung ipang-set ko sa kanila. This is Dr. Sensitive All Day No Sebum Blur Powder. Ayan. Medyo bago pa lang to kasi last time ko lang to nabili. Ayun. Isiset ko siya sila both with powder. Okay. Gusto ko gamitin na itap ko na. Pero ang galing talaga nung kulay. Kasi, kung hindi ko alam, or kung hindi nyo alam, na magkaiba yung gamit ko, hindi nyo mapapansin. Magfi-film ako mamaya. So, ibig sabihin, kapag nakita nyo yung damit ko na to, after this video, at saka ako nag-film. So, baka magkaiba yung color ng face ko doon, pero hayaan nyo na. For the sake of the review. Okay, ganyan lang po. Isiset ko lang siya with powder para hindi siya gumagalaw or hindi siya nagsashine. Tingnan nyo, yung naset na powder, ayan. Very ano na siya, nakalapat. Unlike doon sa nasa gitna na, diba, nandaan yung naipon lahat yung ilaw doon sa gitna or yung reflection. Sobrang tagal ko nang hindi nagkilay ng ganito. And I'm so happy na medyo marunong pa pala. Ayan, no? Parang grabe yung shade match nila. Magkaparehas sila ng kulay. Or maybe, yung color adjusting property nito is legit. Kasi, ayan, no? Hindi siya yung parang nakaangat ng puti. Unlike kanina, nag-adapt na siya. And then, eto naman, super swerte ko. Kasi tama yung shade na nakuha ko sa kanya. Ayan. Anyway, ganyan yung kanilang itsura. In terms of application, mas nagustuhan ko si Blurrfection. Eto kasi is okay naman din siya. Wala din naman akong problema sa kanya. Like, pwede ko siyang gamitin. Yun nga lang, mas may plus to bilang ako nga ay textured skin. Ayan, ganyan yung kanilang isura once na set. I will just continue or do my makeup. Tapos, babalikan ko kayo kung ano yung isura or paano nag-react yung makeup or yung ipinatong ko makeup sa kanila both. Pero ganun yung isura ko. Di na ako maglalagay ng ibang cream. Mamaya kapag nag-video ako at nakikita niyo at picture yung aking mga blemishes, it's because wala nga pa akong foundation and wala akong concealer. So ganyan, gataposin ko lang siya and I will be back. So hi, I'm back. Ayan, tinapos lang natin ang ating makeup for today's video. Naglagay ako lang ako ng onting liner. Eyeliner using this airline ink liner. Since wala nga tayong lashes and feeling ko para akong tulog kapag wala. Naglagay lang ako ng onting wash of color sa eyes using this pink sugar na cotton candy. Eyeshadow. Plus this,
For my bronzer and blush, I use this pink sugar, Miss Independent and Morocco Sweet Shakes. Ayan. Ang ginamit ko sa aking cheeks and nose line kasi kailangan natin siya. Highlights is from Vice Cosmetics, the BT 21. And of course, my lipstick is from L'Oreal. So this is the Maple Mocha 202. Ang ganda nito, guys. Yung nga lang, di ko siya magamit for school kasi kumakapit siya sa mask. Ayun, tinapos lang natin yung ating makeup. So, pagmasdan nyo na kung ano ang inyong napansin. Yan, sa dalawa. Pero ako, pareho naman na smooth yung application ng makeup. Pareho naman na kumapit. But, ewan ko, nag-magic, guys. Kasi di ba kanina sabi ko, this one, this side, it has slight blurring effect. But, I don't know, for some reason, nung nilagyan ko na siya ng powder and bronzer, everything, ayun o, parang mas naging seamless siya or nag-react na siya sa skin ko. Ewan ko kung anong nangyari. Pero look at that, ayun o, parang mas naging one sa skin ko kung kumapit yung makeup sa kanya. And this one naman, though okay naman din siya, ayun o, maganda pa rin naman, pero ewan ko, nag-magic. Parang mas malinis yung side na to. Given na nga, sabi ko kanina, mas onti naman talaga yung texture ko dito. Unlike this side. Pero dito sa gitna, like dito, hindi lang siya kita dyan sa inyo. Pero dito, ewan ko, parang ano siya, ang gandang lapat dito. But anyway, diba, nalito na ako kung alin ang gusto ko kasi kanina I'm decided that this Blurrfection performs better. And ngayon, finished product, mas nagustuhan ko yung side na to. So, ibibigay ko na sa inyo kasi tumatagal yung video. Sasabihin ko na sa inyo yung mga pros and cons ng bawat isa. Ito muna tayo kay Vice and Blurrfection. Okay siya kasi maganda yung texture niya, may blurring effect siya, and maganda yung kanyang packaging, like mas sleek and mas kasha siya sa maliliit na pouch. So, ayun yung nagustuhan ko dito. Like the application, ang ganda, ang smooth ng skin mo kapag i-apply mo siya. Like, nagbe-blur talaga yung pores. Okay siya. And then, meron siyang shade. Ayun yung kagandahan sa kanya. If gusto niyo siya i-try, and kagaya ko, nakikita niyo rin siya sa TikTok, this is the sign. Maganda siya, guys. Maganda siya gamitin. So, now naman is the Luxe Organix High Protection Perfecting UV Tint. So, ano naman yung pros and cons niya? Okay, unahin ko na sa con is the packaging. Tapos yun nga, medyo mesh. Ayun o. Kumakalat siya, guys. So, dapat kapag i-store nyo siya is palagi nakatayo since very liquidy yung texture or consistency niya. So, ano naman, yun lang yung nakita ko sa kanya na con actually. Plus, wala siyang shade. So, yung color adjusting property naman niya works well in my case. Pero, if darker sa akin or talagang super puti, I don't know kung paano siya magre-register, pero sa aking skin na nasa medium ako, okay naman siya. Pero ayun lang, wala siyang shade. You might want to take note of that. Pros naman ito, it has higher SPF. Meron siyang SPF 50. Mas mura din siya, 379 pesos. And mas marami siyang laman. So, ayun yung nakikita ko sa kanya. Plus the dry down. Kung paano nagsettle yung aking makeup sa kanya, like yung nasa ibabaw, ayun o, mas maganda siya tingnan, guys. Unlike dito na, I don't know kung ano yung nangyari, pero kanina ang ganda niya nung ano eh, nung siya pa lang yung nakalagay, actual product pa lang yung nakalagay, like si Vice pa lang, mas maganda siya. Pero dito, mas, ayun o, mas maganda yung blending ng makeup sa kanya. So, ayun yung nakita ko na pro niya. So, na-mention kanina, in terms of scent naman, parehas naman silang walang too strong fragrance. Wala silang, like, super nakaka-bother na amoy. Like, amoy silang sunscreen, pero not offensive at all. Okay naman. Medyo sensitive ako sa yung pang-amoy ko. Kasi alam niyo, nagre-review ako ng scents na amoy ko talaga kapag yung parang off sa akin. Pero both naman sila okay. Di sila amoy lumang makeup. Di ba may mga ganun minsan na mga cream? Like amoy lumang makeup na nakakatakot ilagay sa face. But okay naman sila both. Like regular skincare yung amoy nila. So, magde-decide na lang ako
kung anong yung mas nagustuhan ko kapag sila ay na-test ko na in terms of longevity. Mamaya titingnan ko and update ko kayo kung ano yung mas nagtagal sa kanilang dalawa. Kasi sa ngayon, I like this better. Mas nagustuhan ko na siya kasi, ewan ko, ito maganda lang siya nung una eh, nung nilalagay ko siya. Pero, still maganda siya, don't get me wrong. Pero, look at this. Mas ano siya, mas pino. Ayun, mas pino yung part na to. So, mamaya i-update ko kayo kasi mag-film ako ng Scentok. Masyado nang naubos yung oras ko dito. But, ayun, mag-film ako mamaya ng Scentok and update ko kayo kung alin yung mas nauna or na oil up. Kasi, ayun yung iniiwasan ko. Ayun yung isa kong ayaw. Kasi nga, I have oily skin and ayoko nang mag-oil up ako. So, ayun, i-update ko kayo. Pero, ngayon, initially, I like this better. So, again, I will be right back. Okay. 224. So, after 3 hours, ayan, after 3 hours of wearing the sunscreen or the skin tints that I reviewed earlier, ganyan yung itsura niya. So, sabi ko naman sa inyo, kapag hindi ako magbablat, ganyan, ka-oily ang face ko. Kaya, iniingatan ko na pumili ng mga items na talagang makakapigil sa pagiging oily ko. And so far, may difference talaga sila, guys. Ayan. For me, mas maganda yung, ewan ko, mas maganda yung, parang mas fine yung texture nito, though hindi ako clear skin. At hindi naman talaga fine ang texture ng face ko. Pero, ewan ko, this side appears better. Parehas naman sila na somehow nag-break na and nag-settle na sa pores. Feeling ko naman is kapag i-kinap ko sila ng ang tawag doon, ng blotting paper and niretouch ko sila ng powder. Okay pa rin sila, though, ayun nga, I have to give this to Luxe Organix. I feel like this side is better, pero inform ko pa rin kayo if ever na sa paggamit ko sa kanila sa araw-araw, eh magbago yung isip ko. So far, I like Luxe Organix better. So, ayun lang, pinakita ko lang sa inyo yung itsura after 3 hours on my skin. Ayun. Hindi ako nag-touch up, di ako nag-powder. Yun. Ako ay nalito lang sa bahay pero mainit at nag-film ako. So wala akong electric fan. Mainit dito sa kwarto. So ganyan. Kaya ganyan ang itsura ko. So yun, shinare ko lang. Balik na tayo sa video. Okay, that is all for this video. I appreciate you being here kahit hindi ito Scentok video. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video and you find this helpful, please don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to our channel. Thank you so much for watching. Bye! And somehow